Madalas ngayon ang overtime ni Steve, isang visa specialist sa isang travel agency. Pero ganado siya, lalo't naranasan niyang mawala ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya. Na delivery boy po ako gamit ng bike and ayun ma'am, mga odd jobs. Oo. Na tagalinis ng bahay, aasa ka sa dadaang relief eh. Ngayon meron ka ng work, meron ka ng expected income on this state. Ayon sa Department of Tourism, nagsisimula ng bumangon ang turismo sa bansa. As of October 20, nalagpasan na ang target na 1.7 milyong turista na dumating sa bansa bago pa matapos ang taon. Karamihan ay galing Amerika, South Korea at Australia. Tingin naman ng mga travel agency, mas darami ang bibisita sa bansa kung luluwagan pa ang COVID protocols. Nagrereklamo ang ilang turista sa masalimuot na registration process sa One Health Pass. Dapat umano, sapat na ang hawak nilang COVID vaccination certificate mula sa kani-kanilang bansa. Siyempre, gusto natin ma-open yung borders, mawala yung mga protocols. Like in other country, they don't use mask na eh. The only thing I got a bit annoyed with is that you have to get the proof of every vaccine shot you had. Had to spend like 1.5 hours in the airport doing all that. Kaya naman sinimplihan na ang proseso. Ang One Health Pass, papalitan ng electronic o e-arrival card. Pareho pa rin ang website kung saan magpaparehistro sa ngayon. Pero mas kaunti na ang impormasyong kailangang ibigay. Unang nakinabang dito, ang mga nagbalikbayang OFW. Mas accessible siya, mas madali siyang gamitin. Hindi na ina-attach ngayon yung sa tawakal na namin, yung sa certificate, hindi na. Tinatanong lang nila doon, did you receive the first dose and then second dose. And then it's okay. Importante po, 72 hours prior po do sa departure sa country of origin, mag-register na po sa e-arrival card. Para po pagdating sa Pilipinas, dire-diretso na po yung flows. Para sa pamahalaan, susi ang pagbango ng turismo sa pagbango ng buong ekonomiya ng Pilipinas. Kaya tiwala si Tourism Secretary Cristina Frasco, hindi na babalik ang mga paghihigpit bunsod ng COVID. I am pleased to inform you that the direction of the Marcos administration is to lift these stringent protocols by the end of the year to ensure that we fully convey that the Philippines is open and ready to receive tourists. Katatapos rin lang ng taunang Philippine Travel Exchange sa Pasay City, 60 million pesos ang posibleng kitain sa mga tour packages na inalok ng Pilipinas sa mahigit 100 foreign buyers. 8 milyon ang tourist arrivals sa Pilipinas noong 2019 bago tumama ang pandemya sa unang pagtataya ng DOT. Aabutin ang taong 2025 bago makabalik sa ganitong level. Pero kung magtutuloy-tuloy ang pagsigla ng turismo, inaasahan na mas mapapaaga ang full recovery. Zen Hernandez, ABS-CBN News.